Ikadalawampu ng Enero, ang kapistahan ng mahal na Santo Niño, ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Pumupunta taon-taon sa Jerusalem ang mga magulang ni Jesus para sa piyesta ng Paskwa, kaya't nang maglabindalawang taon na siya, umahon sila tulad ng nakaugalian para sa pagdiriwang. Subalit nang umuwi na sila pagkatapos ng mga araw ng piyesta, naiwan sa Jerusalem ang batang si Jesus nang hindi namamalayan ng kanyang mga magulang. Sa pag-aakalang kasama siya ng iba pang mga kasamahan, maghapon silang nakipaglakbay at noon nila hinanap ang bata sa mga kamag-anakan nila at mga kakilala. Nang hindi nila siya matagpuan, bumalik sila sa Jerusalem sa paghahanap sa kanya. At sa ikatlong araw, natagpuan nila siya sa templo, nakaupong kasama ng mga guro at nakikinig at nagtatanong sa kanila. At namangha sa kanyang talino at mga sagot ang mga nakarinig sa kanya. Nagulat ang kanyang mga magulang pagkakita sa kanya at sinabi sa kanya ng kanyang ina, "Anak, bakit mo naman ito ginawa sa amin? Nagdusa nga ang iyong ama at ako habang hinahanap ka namin." Ngunit sinabi niya sa kanila, "At bakit niyo ako hinahanap? Hindi ba niyo alam na dapat ay nasa bahay ako ng aking ama?" Pero hindi nila naintindihan ang sinabi niya sa kanila. Kaya bumaba siyang kasama nila pa Nazaret at patuloy siya sa pagiging masunurin sa kanila. Iningatan naman ng kanyang ina ang lahat ng ito sa kanyang puso. At umunlad si Jesus sa karunungan at edad at kagandahang loob sa paningin ng Diyos at ng mga tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Katangi-tangi ang kapistahan ng Santo Niño para sa mga Pilipino na paalala sa pananampalatayang Katoliko na dala ng mga dayuhan sa pangunguna ni Fernando Magallanes na dumaong sa dalampasigan ng Cebu noong taong 1521. Tinanggap ni Raho Mabon at ng kanyang asawa ang imahe ng Santo Niño na kahawig ng Niño Jesus ng Praga. Mula noon, nagkaroon na ng malawaking debosyon sa Santo Niño. At dahil dito, nagpasya ang iglesia na magkaroon ng pagdiriwang sa tuwing ikatlong linggo ng Enero. Upang gunitain ang 500 taon ng nasabing kasaysayan at pagdating ng Katolisismo sa Pilipinas, pinangunahan ng Archdiocese ng Maynila ang siyam na taong programa na tinatawag na Philippine Conference on New Evangelization. Ang mga kaganapan sa PCNE ay nagsisilbing tugon sa panawagan para sa bagong pag-ebanghelyo, isang bagong paraan ng pagiging iglesia upang maging isang misyonerong iglesia na naglilingkod sa mga dukha sa lipunan. Naayon ito sa panawagan ni Papa Francisco ng inilunsad ang Evangelization Program bunsod ng kanyang Apostolic Exhortation, Evangelii Gaudium. Sa paunang salita, sinabi ni Papa Francisco, "Ang kagalakan ng Ebanghelyo ay pumupuno sa puso at buhay ng lahat ng nakatagpo kay Jesus. Ang mga tumatanggap sa kanyang alok na kaligtasan ay pinalaya mula sa kasalanan, kapigatian, kawalan ng pag-asa at kalungkutan. Dapat buhaying muli ang kagalakan ni Kristo." Sa pangangaral na ito, nais kong hikayatin ang tapat na Kristiyano na magsimula ng isang bagong kabanata ng pagpalaganap ng Ebanghelyo na tatak ng kagalakang ito habang itinuturo ang mga bagong landas para sa paglalakbay ng Iglesia sa darating na taon. Ayon naman kay Cardinal Tagle, Arsobispo ng Maynila, kailangan ng Iglesia Katolika na harapin ang lumilitaw na makapangyariang kultura na apektado ng mga pag-unlad sa teknolohiya ng impormasyon, bagong media at social networking na nakaka-impluensya sa paraan ng pag-iisip ng mga tao. Sa pamamagitan ng PCNE, hangad ng Iglesia Katolika na matupad ang tatlong layunin, lumikha ng isang karanasan ng Diyos upang palakasin ang pagkakaisa at komunyon at pukawin ang tapat na pamumuhay alinsunod sa espiritu ng misyon upang pasiglahin ang prosesong ito
sa pagpapanibago, ang mga laiko at mga miyembro ng klero ay nakikipag-usap sa mga salaysay ng pananampalataya sa konteksto ng bagong henerasyon. Ang pag-aaral ng pananampalataya at pagsasagawa nito ay nagpapahayag ng masigasig na kabanatang Kristiyano at komunidad na lumalaki sa karunungan at biyaya sa loob ng mananampalatayang pamilya.